Hi, this is your Tito L at pag-uusapan natin ngayon ang Red Star e-cargo. Tara at umpisa na natin. Ito ay halos consider na rin na electric tuktok dahil bukod sa three-wheel ay may passenger seat din ito sa likod na parang Bajaj RE rin. Pero natitiklop ang upuan nito para maging cargo. Kaya multi-purpose rin talaga ito. Tara at pag-usapan natin ang exterior at interior nito. Dito sa front, makikita mo ang headlight niya na may katamtaman na sukat na may magandang shape. Nakita na rin ang parang eyeballs niya. LED light nga pala ito. Tulad ng inaasahan, may mga Red Star logo rito sa gitna na kahit papaano ay nagpadagdang ng dating at nagpaganda rito sa electric tuktok na ito. Ang ganda ng parang flarings nito na mukhang grills dahil sa makintab na silver accent. May ample size na windshield ito kaya mukhang malawak ang vision. Siya nga pala, single wiper lang meron dito, hindi dual wiper. Parang plastic na may pagka-bendable ang front fender pero hindi movable. Dual suspension ang front wheel nito na parang motorsiklo rin. At syempre, may Red Star sticker na lettering din dito sa taas. Magtungo naman tayo sa side view. Maganda at may dating ang side looks niya. Makikita mo ang half door niya na may mga linings at handlebar. Present din ang seat guard sa unahan para hindi mahulog ang nakaupo. Ang maganda rito ay bakal na ang bubong nito, hindi katulad ng iba na soft canopy lang. Kaya may proteksyon ng ulo mo kapag may bumagsak na mabibigat na bagay galing taas. May magandang ukit rin na Red Star logo rito sa magkabila ang gilid. At may Red Star sticker rin dito at the same time. Maganda ang size ng side mirror niya, di tulad sa iba na maliit. Mamamangha ka dahil alloy rims na ito. Daig pa ang Bajaj RE namin na steel rims lang. 12 inches ang sukat ng gulong nito at lahat ng gulong ay tubeless tire, kaya quality naman. At ang nakakabilib dito, disc brake ang harapan at drum brake ang likuran. May plastic na trapal rin rito sa magkabila ang gilid for protection sa ulan. Pero mas maganda sana kung hindi see-through ito para protection rin sa araw. Punta naman tayo sa front seat location. Pero bago magpatuloy, please subscribe to my channel. Huwag rin kalimutan mag-like, share, and turn on notifications. Dito sa front seat location, makikita mo ang passenger seat na kasya ang dalawang full adult people na may armrest na, pero walang headrest. Ganito ang kabuuan ng dashboard ng Red Star e-cargo. At ang handlebar nito ay mala butterfly shape na kapareho ng sa mga big bikes. At itong nasa center ng handlebar ay isang design piece lamang na nagpaganda at nagbigay dating lalo sa dashboard. Present ang left hand control switches na hindi ko naiisa-isahin dahil nakikita nyo naman. Miski ang right hand control switches ay present din. Ito ang left handle na may maayos namang grip. Ang right handle naman ay isang accelerator na tinutwist na parang sa motorsiklo rin. Ito ay ang para sa hydraulic brake. Ito naman ang brake lever para sa pagpreno. Bukod sa hand brake lever ay meron din itong foot brake pedal. Sa center console ay narito ang instrumental panel na fully digital. Expected na sa isang electric three-wheel tuktok when it comes to technology. May storage rin dito sa left side ng dashboard. At ang nakakamangha ay may infotainment system radio MP3 rin ito na may USB port at Bluetooth pa, kaya ang galing. May on and off switches rin rito sa right side ng dashboard. At syempre, as expected, may ignition switch din ito na disusi. Nandito sa dashboard ang left and right speakers nito,
kaya hindi maiinip ang mga tao sa biyahe. Tulad ng sinabi ko, maganda ang size ng windshield kaya maganda ang vision sa driver. Patigisamin nito ay bahal rin na pwede naman lagyan ng insulator for heat repellent. May electric fan na rin ito para hindi mainitan ang driver at passengers. Siya nga pala, bago ko makalimutan, nabubuksan ang upuan nito sa front seat at sa loob nito ay nandyan ang batteries na lead acid, hindi lithium ion. Sa tabi ng front seat, meron ditong water bottle holder para sa nauuhaw na driver. Sa flooring ay may rubber matting na for protection sa pintura ng sahig. Ang headroom ko rito sa driver seat ay... Yan, ganyan pa oh. Siguro mga 2 inch ito. Siya nga pala 5'10 ang height ko. Ang legroom ko naman dito ay wala na akong legroom. Mas 5'10. As you can see, dikit na siya. Siya nga pala, nasusot mo pa yung paa mo rito oh. Ayun oh, ang laki oh. Kaya halimbawa nangangawit ka, pwede kang gumanyan dito. Ayan oh, pasok na pasok na yung paa mo. 5'10 ako ha. Mahaba pa ako pero pasok pa yung paa mo rito. Dito sa passenger's location, mapapansin mo na ang pinto ay unique ang itsura. Sa loob ng passenger's location, makikita mo agad ang passenger seat na kasya ang dalawang full adult na tao. Wala rin ditong headrest. Ganito naman ang itsura ng flooring sa passenger's location. So dito naman sa passenger's location, ang headroom ko ay ganyan o, laki. Siguro mga 3 to 4 inches ito, I'm not sure, pero ganyan kalaki. 5'10 nga pala height ko. Ang legroom ko naman dito ay ganyan. Okay pa naman o, 5'10 ako. Ang pinakamagandang features nito ay kapag tiniklop mo ang passenger seat ay nagiging cargo use na siya na pwede nang lagyan ng napakalalaking bagay. Very multi-purpose talaga ang sasakyang ito. Pwedeng passenger at pwede rin cargo. Ayos na ayos. Reminds me of Bajaj Maxima Z na multi-purpose din pero de gasolina. Dito naman sa back, makikita mo ang taillight niya na LED light din na may magandang shape naman at may plate holder ito, miski electric. May tail door din ito na halos walang pinagkaiba sa mga pickup truck na kapag inopen mo ay may access ka sa trunk space at cargo space sa likod. Ito ang specs ng RedStar e-cargo. Kung gusto nyo na hindi naapektuhan sa taas ng gasolina at multi-purpose vehicle na pwedeng pang passenger at pwede rin pang cargo, isa ito sa napakagandang opsyon. Electric vehicle ito, kaya tahimik ang makina at eco-friendly pa. Yun lamang wala pang masyadong charging station sa Pilipinas kaya hindi pa garantisado ang range at long distance travel. Di tulad ng digasolinang sasakyan na napakarami ng gas station dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa RedStar Binyan Branch sa pagpapaunlak sa akin sa pagpapairam ng RedStar e-cargo. That's it! Maraming salamat po sa panonood. If you like my video, please subscribe to my channel. Huwag rin kalimutang mag-like, share, and turn on notifications. Maraming salamat po!